Dinilaan ng matandang babae ang isang kutsara, at inilagay ito sa kanyang tasa ng kape. Masayang pinagmamasdan ang mukha nitong binata, at guwapong lalaki, na umiinom ng laway niya. Hindi lang iyon, madalas niyang palihim na ginagamit ang toothbrush ng lalaking ito para magsipilyo ng kanyang ngipin. Sinadya niyang humingi ng tulong sa lalaking ito. Ipasa ang tuwalya nang siya ay naligo, lalong naging mapangahas ang kanyang pag-uugali, lalong naging perwisyo siya nang maglaon ay nawalan siya ng kontrol sa sarili, at nagdulot ng hindi maibabalik na kahihinatnan. Bakit niya ito ginawa? Ang pangunahing tauhan ng kwento ay isang matandang babae, wala siyang mga anak, at walang pamilya. Ang tanging asawang naging malapit niya ay isang domestic abuser. Tiniis ito ni Joey sa buong buhay niya. Sa wakas, isang araw ang kanyang kinakasama ay nahulog sa kanyang kamatayan, habang inaayos ang bubong ng kanyang bahay. Ang biglang pagkamatay ng kanyang kapareha, ay nagpadali sa buhay ni Joey. Akala niya tapos na ang mga araw ng paghihirap niya. Sa wakas ay nabuhay siya ng malaya sa kanyang katandaan. Nang pumunta siya sa bangko, nalaman niyang hindi lang nilustay ng kanyang kinakasama ang lahat ng kanyang ipon, kundi iniwan din siya ng malaking utang. Matapos ibalik ang pera ay napakahirap ni Joey na hindi man lang nakakain. Sa kanyang pag-uwi mula sa bangko, dumaan siya sa isang maliit na parke. Isang grupo ng mga teenager ang nag-skateboard dito. Sila ay walang pakialam. Bata pa sila at masigla. Nakaramdam ito ng sobrang inggit kay Joey, hindi niya napigilang tumingin ng malapitan. Sa halip, kinutya siya ng maraming tao. Ininsulto siya ng mga ito sa pamamagitan ng ilang dirty words. Tumalikod siya at umalis. Nang umalis siya, itinapon pa niya ang mga skateboard ng mga lalaki sa basurahan. Nagpa siya si Joey na gawing bed and breakfast ang bahay ng pamilya. Siya ay umaasa na kumita ng kaunting pera sa pag-upa nito para suportahan ang sarili. Hindi nagtagal ay nagkaroon na siya ng mga unang bisita. Isang magandang batang manunulat, si Mary, at ang kasintahan ni Mary. Upang magkaroon ng magandang impresyon sa kanyang mga panauhin, sinubukan ni Joey na maging mainit at palakaibigan hanggat maaari, ngunit hindi natutuwa ang kasintahan ni Mary sa kasiglahan ni Joe. Siya rin ay mapanuri at hindi nasisiyahan sa kanyang bahay na mabait si Mary. She not only walked and chatted with Joe, she even comforted her. She claims that her boyfriend is usually like this, madalas silang mag-away dito. She also torn between marrying this irascible man and not marrying him. Pagkatapos ay sinabi ni Joey kay Mary ang kwento ng kanyang asawa, at ng kanyang sarili pinayuhan niya si Mary na dapat niyang pag-isipang mabuti ang pagpapakasal. Ngunit ang kasintahan ni Mary ay nagpumilit na umalis pagkaalis ni Mary. Wala man lang kausap si Joe. Nakaramdam siya ng matinding kalungkutan. At siya ay nabubuhay sa kakaunting pera. Isang araw ginamit niya ang kanyang ekstrang sukli para bumili ng 3 kahon ng delatang pagkain para sa pusa ng pamilya. Sa kanyang pag-uwi, nakasalubong niya ang mga skateboarding boys kanina. Nagtitimpi pa rin sila kay Joe, dahil sa pagtatapon ng skateboard sa basurahan. Kaya't pinagtulungan nila siya, at hinarangan siya sa isang eskinita, at pinahiya siya ng mas malupit at masasamang salita. Ang isa sa kanila, ay sinubukan pang itaas ang kanyang palda. Sa wakas, ay nagalit si Joey, hinawakan siya sa kwelyo at sumigaw na parang baliw ang kanyang mga hiyawan ay humatak sa mga dumadaan. Tumaka sila. Mula noon, naging masensitibo at marupok ang emosyon ni Joe. Ngunit isang liham mula kay Maria ang nagbigay sa kanya ng malaking kaginhawahan. Sa kanyang liham, isinulat ni Mary siya ay nakipaghiwalay sa kanyang magagalitin na kasintahan dahil ang kanyang mga magulang ay namatay nang maaga. Walang sinuman ang nagsabi sa kanya ng mga maalalahang salita. Nagpapasalamat siya sa paalala. Masaya rin siya para kay Mary. Sumulat siya pabalik. Hindi nagtagal ay naging penpal sila. Ang pagkakaibigan ni Mary ay nagpasigla kay Joe. Nagpa siya siyang gawing pangmatagalang paupahang apartment ang kanyang bahay kapalit ng matatag na kita. Nasa kalye si Tita Joe. Nakasalubong niya ang isang gwapong binata, si Eddie, na nagbabrowse sa mga rental ad. Nagkagusto siya agad sa kanya. Inalok niya itong paupahan ng kanyang bakanteng kwarto sa murang halaga. Lumipat si Eddie noong hapong iyon. Napakasaya niya. Isinuot niya ang kanyang pinkest bow. Naglagay siya ng pinakamatingkad na lipstick. At nagsuot siya ng floral dress. Ginawa niya ang kanyang sarili bilang bata hanggat maaari. Malugod niyang tinanggap si Eddie. Habang nagre-refill ng kape niya, dinilaan niya ang kutsarang ginamit niya. Ibinalik niya ang kutsara sa tasa at hinalo muli. Pagkatapos ay pinanood niya itong inumin ang kanyang laway na may masayang mukha. Ito ay uri ng gross. Kinaumagahan, ay muling pumasok si Joey sa kanyang silid sa pagkukunwari ng paglilinis ng bahay. Sinilip niya ang mga personal na gamit ni Eddie, habang wala ito. Nag-toothbrush din siya gamit ang toothbrush ni Eddie na kakadiri. Nalaman niya na mahilig manood ng football si Eddie. Nag-set up si Joe ng satellite TV, ginawa niyang posible para sa kanya na manood ng laro kung kailan niya gusto. Parang may na-develop na siyang love kay Eddie. Sumulat siya kay Mary tungkol sa kanyang mga karanasan sa panahong ito. Tanging sa kanyang isipan ang isang hindi hinihining pag-uusap ay nauwi sa isang romantikong pagtatagpo. Ang kanyang kakaibang damdaming nag-iisa ay naging matamis na pag-ibig. Si Eddie ay walang kaalam-alam sa maliit na pag-iisip ni M na isip niya na siya ay labis na masigasig. Nasa bahay si Eddie nanonood ng football game noong araw na yon. Kasama niya doon si Joe. Tapos yung mga skateboarders kanina ay lumapit sa pinto niya. Nagmumura sila at nagmumura. Nagtatapon sila ng mga itlog sa bintana. Sigaw ni Eddie sa kanila. Akala ni Eddie ay pumapasok lang siya para protektahan ang isang kawawang matandang lalaki, ngunit para kay Joe, ito ay isang magiting na pagliligtas.
Nagsimulang tumibok muli ang kanyang teenager na puso. Hindi nagtagal itinapon ni Joey sa basurahan ang urn ng kanyang kinakasama. Nagpa siya siyang lumipat sa nakaraan at humanap ng panibagong buhay sa mga sumunod na araw. Lalong naging matapang ang ugali ni Joey. Nagsimula siyang magsuot ng matataas na takong at strapless na damit sa paligid ng bahay. Sinadya niyang hilingin kay Eddie na iabot sa kanya ang isang tuwalya sa shower. Hinayaan pa niya itong ihatid siya sa kanyang motorsiklo. Sa wakas ay naramdaman ni Eddie na may mali sa kanya. Magalang niyang tinalikuran siya. Ngunit sa liham na ipinadala niya kay Mary, inangkin ni Em. Sumakay silang dalawa sakay ng motorsiklo. Nagkaroon sila ng romantiko at kapanapanabik na araw. Tuluyan na siyang nawala sa kanyang pantasya. Isang araw sa lalong madaling panahon, matapos si Mary ay naghahanap ng inspirasyon upang magsulat, handa na siyang pumunta sa bahay ni Joe saglit na tinanggap ni Joe si Mary ng bukas ang mga kamay. Ngunit si Eddie at Mary ay umiibig sa unang tingin. Gayunpaman, hindi kailanman nais ni Mary na kunin ang kasintahan ni Em. Kaya hindi niya ipinahalata ang kanyang nararamdaman. Ngunit hindi nagtagal ay nalaman ni Mary na ang ugali ni Eddie kay Ai ay magalang at malayo lamang. Ang kanilang relasyon ay hindi kasing lapit gaya ng inilarawan ni Joe. Ang tinatawag na relasyon ay isa lamang panig na pantasya ni Joe. Isang gabi, sa wakas ay nagkasama sina Mary at Eddie. Ang eksenang ito ay nakita ni Joe na nag-espiya sa kanila. Nagalit siya. Pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya ng kanyang kasintahan at ng kanyang kaibigan. Kinaumagahan, kapansin-pansing nagbago ang saloobin ni Joe kay Mary. Medyo nahihiya si Mary. Gusto siyang kausapin ni Mary. Pero sobrang hindi kaaya-aya ang mukha ni Joe. Tumanggi siyang makipag-usap. Nag-atubili, naglakad-lakad si Mary sa paligid. Kinausap din niya ang kapitbahay na kapitbahay. Sinabi niya kay Mary, noon pa man ay gusto ni Joe na magkaroon ng anak. Nabuntis siya minsan, noong bata pa siya. Ngunit ang kanyang asawa ay hindi gusto ang responsibilidad ng pagiging isang ama. Kaya pinilit niya si Joey na ipalaglag ang sanggol. Simula noon, naging umatras at tahimik si Joe. Hindi na siya nakikipag-usap sa kanyang mga kapitbahay. Wala man lang siyang kaibigan. Nalaman niya na si Mary ay bagong kaibigan ni Joe at ang kapitbahay ay labis na nasiyahan. Nag-uusap sila. Biglang tinawagan ni Joe si Mary. Tinanong niya si Mary kung may sinabing masama ang kapitbahay tungkol sa kanya. Inakusahan din niya ang kapitbahay na isang palaboy noong bata pa siya. Sinubukan niyang nakawin ang kanyang asawa. Hindi nakaimik si Mary, pakiramdam niya ay baliw na si Joe. Kaya't nag-impake siya ng mga gamit at naghanda agad na umalis para magpalamig ang isa't isa. Hindi pa nakaalis si Mary ay sumugod si Joe sa bahay ng kapitbahay. Tinakpan niya ng unan ang kapitbahay at pinatay. Dahil mahina at may sakit ang kapitbahay. Hindi siya nakahinga maya-maya. Walang bakas ng pakikibaka. Inakala ng lahat sa paligid niya na siya ay namatay sa natural na dahilan. Nagpanggap din si Joe na nagdadalamhati at tumalon sa mga bisig ni Eddie para aliwin. Nang huminahon na siya, tinanong siya ni Eddie kung nasaan si Mary at contact information. Nagsinungaling si Joe at sinabing pumunta si Mary para makipagbalikan sa dati niyang kasintahan. Malapit na rin daw silang ikasal. Iminungkahin niya na makabubuting huwag na siyang istorbohin ni Eddie. Naniwala naman si Eddie. Pakiramdam niya ay nawala siya. Pagkaalis ni Mary, muli silang namuhay ng tahimik hanggang sa makalipas ang isang buwan ay nakatanggap si Eddie ng isang misteryosong pakete. Curious si Joe na malaman kung ano ang nasa loob. Kaya palihim siyang pumasok sa silid ni Eddie nang wala ito. Bago pa siya magkaroon ng pagkakataong tingnan ito, nakita na niya ito. Galit na galit si Eddie. Inakusahan niya si Joe ng panghihimasok sa kanyang privacy. Medyo nataranta si Joe. Gumawa siya ng kasinungalingan. Sinabi niya na ang kanyang anak ay namatay sa edad na 16 na matapos ang isang malagim na sakit. Kung buhay ang anak niya, magkasing edad sana siya ngayon ni Eddie. Kaya anak na lang niya si Eddie. Hindi niya maiwasang gustong makilala at alagaan siya. Ang mga salitang ito ay nakaantig sa mabuting Eddie. Pinatawad niya siya. Nangako pa itong kakain siya ng hapunan. Sa pagtatapos ng gabi, naglagay si Em ng konting pampatulog sa beer niya. Ibinaba niya si Eddie. Pagkatapos ay binalikan niya ang pakete habang siya ay natutulog. Sa loob, nakita niya ang isang kahina-hinalang puting pulbos. Si Eddie pala ay may bisyo sa droga. Natikman niya ito dahil sa curiosity. Mabilis na gumana ang gamot sa ilalim ng impluensya ng gamot, sinimulan niyang pakawalan ang sarili. Hinawakan niya si Eddie sa buong katawan. Nang magising siya kinabukasan ay naramdaman ni Eddie na may mali. Ngunit hindi niya alam kung ano ang mali. At doon siya nakatanggap ng sulat mula kay Maria. Sa kanyang liham, sinabi ni Mary ang totoo. Sinabi rin niyang buntis siya sa anak ni Eddie. Alam ang katotohanan, inilantad ni Eddie ang mga kasinungalingan ni Joe sa lugar. Aalis daw siya kaagad para hanapin si Mary. Ang pahayag na ito ay lubos na ikinagalit ni Joe. Dumampot siya ng kawali at kinatok si Eddie mula sa likuran. Paulit-ulit na hinahampas ng kawali ang ulo ni Eddie hanggang sa hindi na ito makahinga. Pagkamatay ni Eddie, nakita ni Joe ang liham mula kay Mary. Nalaman niyang buntis si Mary. Biglang nagkaroon ng inspirasyon si Joe. Nakaisip siya ng masamang plano. Naghukay siya ng malaking butas sa bakuran. Inilibing niya ang bangkay ni Eddie at lahat ng gamit nito. Kinuha niya ang isang malaking halaga ng kanyang pera para sa kanyang sarili. Pagkatapos ay sumulat siya kay Maria na humihingi ng kapayapaan.
Sinabi niya na naisip niya ito. Hindi na niya mahal si Eddie. Sinabi rin niya na nagmana lang siya ng malaking halaga ng pera sa isang kamag-anak. Siya ay pupunta sa isang paglalakbay upang makalayo. Kaya, gusto niyang hilingin kay Marie na pumunta at tumulong sa bahay at sa mga puting. Kumbinsido si Mary. Lumapit siya. Akala niya makakasama niya ulit si Eddie. Pero hindi niya nakita. Nagsinungaling si Joe. Si Eddie ay nag-impact na at umalis sa takot matapos makakita ng isang sulat. Napagkamalan siya ni Mary na isang hamak na ayaw managot kaya hindi niya ito pinansin. Bago siya umalis, inakay ni Joey si Mary palabas ng bakuran. Itinuro niya ang isang bagong tanim na puno ng mansanas at sinabi sa kanya. Sisimulan niya ang kanyang buhay tulad ng punong ito. Tunay na masaya si Mary para kay Joe. Hindi niya alam na sa ilalim ng punong ito ay nakabaon. Ito pala ang ama ng batang dinadala niya. Pagkaalis ni Joe, binalak ni Mary na tingnan ang silid kung saan nakatira si Eddie. Nakita niyang nakalock ang kwarto at na-unlock. Ito pala ay ginawang nursery ni Joe. Ang kanyang pinakalayunin ay kunin ang sanggol sa tiyan ni Mary para sa kanyang sarili. Pero hindi ko alam kung sa oras na yon may pagkakataon pa si Mary na mabuhay.